Libo-libong taga-suporta ni dating Pangulong Estrada ang nagtipon-tipon sa makasaysayang lugar ng EDSA upang iprotesta ang pagkakabilanggo ni ERAP dahil sa kasong plunder o pandarambong. Dahil dito, patuloy din ang pagsisikip ngayon ng daloy ng trapiko mula San Juan hanggang Pasig area. At lumilipad po ngayon sa kahabaan ng EDSA Ortigas ang ating Sky Patrol para sa update sa sitwasyon. Narito ang report ni Rike Velasco. Rike, anong sitwasyon dyan? Maraming salamat, Henry. Ang ABS-CBN Sky Patrol nga ay lumilipad muli dito sa ibabaw ng EDSA Shrine, kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. At sa ating nakikita ngayon ay napakaraming ngayon na nag-iipon-ipon ng mga supporters ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa mga sandaling ito, Henry, ay talagang apektado ng matinding traffic ngayon ang kahabaan ng EDSA, lalong-lalo na yung mga nagmumula sa may bandang Makati. Sa northbound lane ay pawang umuusad ng napakabagal at mistulang parking lot na nga ang nangyari dito dahil inukupahan na ng mga supporters itong mismong flyover na dumadaan dito sa tapat ng EDSA Shrine at hindi na makalusot. Karamihan ng mga sasakyan ay kumakana na dito sa may Julia Vargas para makalabang dito sa may bahagi ng sa may lugar ng Meralco Avenue o di kaya sa may C5 kung saan mas magaan-gaan ang daloy ng trapiko. Sa mga sandaling ito, yung patungong Green Hills din ay medyo may kabigatan. Bagamat yung southbound lane, Henry, ay maayos ng tumatakbo, yung paakyat lamang ng Ortigas Flyover patungo ng Ortigas Center at Rosario Pasig ang siyang nakapila ng may katindihan ngayon dahil mahaba-haba na rin ang dulo nito na umaabot naman sa may Connecticut, sa may Green Hills area. Pwede tayong mag-alternate route pa rin dito sa may bahagi ng 9 de Febrero sa mga nagmumula ng Makati area na lulusot ng Wilson patungo naman dito sa may San Juan at Quezon City side. So mula dito sa ABS-CBN Sky Patrol Chopper, kasama pa rin si Captain Romel Ignacio para sa TV Patrol. Ricky Velasco, ABS-CBN News. Maraming salamat, Ricky Velasco, sa ating Sky Patrol. Kulay kahel ang nangingibabaw na kulay ngayon sa EDSA sa patuloy na pagdagsa doon ng mga ERAP loyalists. Hindi umano sila aalis sa EDSA hanggat di nila na ibabalik si dating Pangulong Estrada sa Malacañang. Nasa EDSA pa rin si Doris Bigornia. Doris. Says, wala ngang kabalak-balak ang mga ERAP loyalists na umalis dito sa EDSA Shrine. Mangyayari lamang daw ito kapag bumaba na sa posisyon ang Pangulong Arroyo. Mahigit 24 oras nang nagbivigil ang mga taga-suporta ni Estrada sa EDSA Shrine. Dumoble na ang dami ng mga ito at marami pang grupong sunod-sunod na nagdaratingan galing sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Pormang pangmatagalan ang mga ito ngayon, tuloy ang daloy ng mga kanilang probisyon. Tuloy-tuloy rin ang sentimiento ng mga ito na kinawawa umano ng pamahalaang Arroyo ang dating Pangulo. Pinapalayas ng mga ito sa posisyon si Pangulong Arroyo habang tuloy ang kanilang panawagan sa mga ERAP supporters na sumama na sa kanilang bersyon ng people power. At ang mga samantala, ang mga kagawad naman ng pulisya ay nakahanda na rin. Nagdagdag na ang mga ito ng mga units nila, nakapila na ang crowd dispersal units. Samantala, paborito pa rin dito, SES, ang mga taga-media. Paborito nilang iharas. May kinuyog na naman silang television crew kanina. Mainit pa rin ang mga ito sa pagbatikos sa anilay unfair treatment na nakukuha nila mula sa media. Kami ay nandirito at mahirap. Eh, para bang sinasabing hanggang ganito lang kayo dyan, ha? Umalis kayo dyan, sira ulo kayo. Pag hindi kayo umalis, didikdikin namin kayo. Ang ibig sabihin, eh kung kayo dati pinagbigyan, eh bakit ngayon parang kayo lang ang may karapatan? Bakit pa tayo nagsasama-sama? Eh di maghiwalay na lang, magtayo sila ng Republika ng Makati, magtatayo kami ng sariling Republika. Ses, gaya ng nasabi ko kanina, wala daw silang alisan dito. Layon daw nila na mapalaya si ERAP at maibalik ito sa Malacañang. At yan ang ulat mula dito sa EDSA Shrine. Reporting live para sa TV Patrol, Doris Bigornia, ABS-CBN News. Maraming salamat, Doris Bigornia. Naghugas kamay naman ang El Shaddai sa mga kaganapan ngayon sa EDSA Shrine. Ayon kay Father Anton Pascual, spiritual advisor ng El Shaddai, walang panawagan si Brother Mike Velarde sa mga miyembro nito na pumunta o magbigay ng kahit anong suporta sa mga ERAP loyalists. Pero nilinaw din ni Father Pascual, wala silang magagawa kung gustong pumunta ang ibang mga individual na miyembro. Mali umanong tawaging People Power 3 ang pro-ERAP rally sa EDSA Shrine dahil ginagamit lang ng oposisyon ang sitwasyon kasama ng iba nilang kaalyado sa relihiyon para lalong galitin ang mga tagahanga ni Estrada sa pagkulong sa kanilang idolo.
Pero ito namang nangyayari ngayon sa EDSA ngayon, no? Sa pangunguna ng mga puwersa candidates, eh obviously nakita naman natin yan eh. Yan eh kasama sa kanilang political propaganda. Kagabi pa, nagsimulang mag-ipon-ipon sa EDSA ang mga ERAP supporters matapos na dalhin ang dating Pangulo sa Campo Crame. Tumuloy sila dito mula sa kanilang pagbabantay sa North Green Hills at ilang mga politiko at artista ang nakiisa sa kanila. May report si Jing Castañeda. Matapos arestuhin si dating Pangulong Estrada, nagpuntahan agad sa EDSA Shrine ang mga ERAP supporters bilang protesta. Kantahan, sayawan at talumpati ang nagpasigla sa mga relihista magdamag. Ilan sa mga nagsalita ay mga senatorial candidates Johnny Enrile, Miriam Santiago, Tito Soto, Ping Lacson at former First Lady Loy Ejercito. Sa mga artista ay naroon naman sina Lorna Tolentino, Alma Concepcion, Willie Revillame at John Regala. May mga nakikiusyoso, may mga kaalyado ng pwersa ng masa candidates. At syempre, mga diehard ERAP supporters. Sabi ng mga tao namin, tulungan po yung kumpare mo. Kaya nandito ako ngayon. Yung nakikita kong persecution na ginagawa na ganito na nasaan yung fair play? May mga naaawa sa paraan ng kanyang pagkakaaresto. Masyado naman daw kinawawa sa presidente. Walang due process. Ayon sa kanila, ipinag-ihinitan lamang siya ng Administrasyong Arroyo. Baka serap lang dapat makulong. And may meron din mga ibang presidente na nagnako ng pera sa SS. Si Marcos ho, nakapatay ng tao. Si Ramos ho, may amari scandal. So of all the presidents in the history of the world, siya lang ho ba dapat makulong? Iisa ang sigaw ng mga ERAP supporters. Para sa TV Patrol, Jing Castañeda, ABS-CBN News.